Ayan, quick tip tayo mga sir. So, bale, tawag nito. Yung, papaliwanag ko lang dito, yung relationship ng main jet, tapos ng needle jet. Okay. Kasi maraming naguguluhan sa pagtutono kahit meron na tayong vlog about this one. So, ito ipopost ko to dito sa page para mas maging madali. So, ito yung keihin natin na Taiwan. Okay. So, makikita nyo dito, ang main jet dito is 110. Okay. Tapos, ang tawag dito, ang ating main jet, ang ating needle is adjustable. Okay. So, meron tayong adjustable na needle dito. Okay. Makinis hanggang loob. Right. Now, okay, eto, di ba pag nag-set kayo ng motor, no, mas maganda yung adjustable na needle. Kasi meron kayong chance na mabago yung position. Okay? So, eto mga kaibigan, etong dahilan kung bakit tawag nito, ipapaliwanag ko sa inyo yung relationship ng main jet tapos ng needle. Kasi ito po yung may kinalaman sa throttle position nyo. Bakit nga ba siya papaliit? Okay? So, meron mga chances na hindi maintindihan ng iba kung bakit yung main jet maliit pero ang reading lunod. Okay? Lalo na sa full throttle. Okay. Alam nyo mga kaibigan, ito, sobrang quick tip lang itong sasabihin ko sa inyo. Kapag maliit ang main jet, okay, tapos lunod kayo, lalo na sa pag-open ng silinyador, ibig sabihin po, manipis na manipis ang needle nyo. So, hindi po tayo pwede magbase lang sa size ng main jet. Kailangan din po natin alamin kung ano yung nipis ng ating needle jet. So, ito yung may kinalaman sa pagbiglang piga ng silinyador, may lag. Okay, kasi maaaring ito, yung pasok ng gasolina sa pagpiga nyo, kulang para sa makina. So, ang ginagawa natin para mawala yung lag, lalo na pag nagsara kayo, tapos bigla kayong bumuka ng silinyador nyo, ang ginagamit natin, lalo na pag hindi rich pa yung timplano, dito natin siya nilalaro sa adjuster na to. Ang ginagawa natin, ina-adjust natin yung adjuster ng pababa para madagdagan ng gasolina. Ako ang ginagawa ko dito sa umpisa. Okay, ito sinasagad ko muna dito sa baba. Okay, tapos paakyat ng paakyat. Kasi ang proseso ko sa pagtotono is nilulunod ko muna ng gas para safe yung makina nyo. Hindi yung habang nagtotono kayo, lean pala kayo. Nagtotono kayo, lean kayo nagsimula. Ang nangyayari, nagkakaroon ng seizure o nagkakaproblema yung makina kasi kulang sa gasolina. Okay, so yan po yung quick tip. Ano, ang relationship po ng needle at saka main jet, dapat po alam nyo. Kapag po, hindi ibig sabihin na maliit yung number, ay lean po kayo kaagad. Okay, dapat po naiintindihan nyo din yung needle at saka yung pagka-tapered ng needle. Okay, so pagpiga nyo, bigla itong lalaki, biglang liliit yung dulo. Ibig sabihin, mas maraming flow ng gasolina. Ngayon, pag may lag kayo, ibig sabihin, maaaring nandito lang sa gitna or nandito, kaya kapos yung bigay. So, dapat po ibaba nyo yung adjuster dito para mas mag-maximize yung supply ng gasolina pag umangat. Alright? So, ayan mga kaibigan, ano, isa sa mga quickest tip na meron ako dito. Ano nga ba ang relasyon ng carburetor at saka ng needle? Alamin nyo po yung pagtotono na maayos. Panoorin nyo po yung complete vlog ko. Nasa YouTube channel ko po sa Grease Monk para mas maintindihan po natin yung tamang pagtotono. Okay, so wag po kayong tatamad-tamad, mag-aral po kayo na mabuti kasi hindi po lahat ng motor pare-parehas. Kaya po yung mga carburetor meron siyang mga adjustment para po mas mabilis tayo ngayon na makakapagtono ng carburetor. Alright po, so yan. Thank you po, okay? So sana po may naintindihan kayo dito sa short tip natin. God bless!